Ako si Ruben Madridejos. Nagtuturo dati sa PUP pero ngayon part-timer na lang dahil retired na ako. Wala lang, naisipan ko lang magpahaba ng buhok at balbas. Yung balbas kasi minsan, pag nagmamadali ako, nasusugatan ako eh. Saka yun nga, abala nga yung pag-aalis na, mag-aahit pa lang. Kaya naisipan ko, hindi na lang mag-aahit. Pag sumasakay ako sa jeep, ayaw ko isakay. Meron namang nagsasakay sa akin, ano? Pero may mangilan-ngilan na ayaw kong pasakayin. Siguro, iniisip nila na baka pag sumakay ako, yung ibang nakasakay sa jeep, magbabaan. O kaya, yung ibang makita na nakasakay ako, hindi na sila sasakay. Iniisip ng mga drivers, wala akong pambayad. Ganun. Mga akala nila, sa kali lang ako natutulog. Noong 1998, may ilang trabaho akong inapplyan pero tinanggap ako sa PUP kaya kinuha ako na kagad. Yung instructor sa physics, ganun, mga engineering students karamihan, tsaka mga BS physics. Dati bigote lang tapos nagbalbas na ako. Yun, simula mga 2008-2009. Good afternoon, class. Ako ang hahawak sa klase nyo, yung College Physics 1. Ang pangalan ko ay Madridejos. Yun nga, yung mga estudyanteng kilala ko, bali wala, pero yung hindi kilala kahit sa loob ng PUP, pag nakikita ko, umiiwas eh. Pero yung mga kilala ko, wala, bali wala sa kanila, diretso lang. Physics is a science that deals with matter. Actually, yung din namin dati, sinabihan ako na magpagupit, gano'n. Pero hindi ko sinunod, wala naman nangyari. Na mga salitang ginagamit ay mga simple lang, walang mga technical terms. Diba? At malinaw din dito kung ano ang ginagawa. Akala ko pag sabihin na pag hindi ako binigyan ng load, baka ituloy yun na hindi naman nangyari, kaya hinayaan ko lang. At saka kasi baka isipin nila meron akong kinakampihan. Yung biology, chemistry, at physics. So ganun, no, 1/2. Yung base natin, ito ay B minus A pa rin, no? Parang yung length. So ito yung dalawang gagamitin natin para makuha yung area under the curve. Kaya lang kung mapapansin nyo, ito sumobra, no? Hindi ito kasali dun sa... Minsan po, pag may mga late po sa klase and mga may nahuhuli po, ayun po, nagpapakonsult po kami kay Sir Madri. Yung integral I natin ay yung area ng rectangle at saka yung area ng triangle. Noong una namin siya naging prof,
pagpunta niya po, para pong hindi po kami makapaniwala kasi nagdadala po siya ng bag, tapos parang ano po, parang makikita mo siya sa labas, yung parang hindi siya prof. And tapos po, yung nung naglabas na po siya, nagturo na po. Ayun, maayos naman po siya magturo. Ang pangalan ko is Ramoncito Madredejos and pinsan ko si Kuya Ruben. Si Kuya Ruben, mag-isa lang siya sa bahay. Hindi naman siya mahirap kasama. So kung ano lang meron siya, yun lang yung hanggang doon lang siya nabubuhay. So, hindi siya mag-abot. Si Kuya Ruben po, mag-isang anak ng mother niya. Hindi sila kasal yung father niya tsaka yung mother niya. Hanggang sa lumaki siya po mag-isa po. Tapos may kasama siya dati, yung pinsan ko din, si Kuya Ramon naman. Matandang binata din, pero namatay na din. Kaya mag-isa siya. After noon, mga 20 years siya dun sa Germany, may naging girlfriend siya. Pero nagpupunta mga panga din dito yun. Kaya lang hindi sila nagkatulong yan. Yun lang ang sinasabi niya dati, na itatanong namin yun kung bakit nagpahaba siya ng buhok, ng balbas at ng buhok. Kasi yung paglago daw ng balbas niya is hindi maganda. So hiwa-hiwala yung hibla. So mas maganda daw kung papahabain niya, hindi mahalata yun sa kanya. So ganun din yung ginawa niya sa buhok niya. Matagal na, more than 10 years na. Yung tumatanda na ako, yung parang natatakot akong bigla na lang magkasakit, ganun. Mahal yung pagbili ng gamot, pambayad sa ospital, pambayad sa doktor, kaya naisip kong ganito. Kaya ginagastusan niyo na lang yung pagkain? Oo. Masagwa naman kung yung kinita mo sa trabaho, mapupunta lang sa mga gamot, di sa pagkain na lang na. Ano. Hindi ko alam, basta interesado ko nung high school sa physics. Kaya yun ang napag-isipan kong pag-aralan sa UP. Pumasok ko sa UP summer ng 1968 hanggang May 1973. Matapos nagturo ako sa College of Arts and Sciences sa Diliman from 1974 hanggang 1980. Noong 1978, nakapunta na ako ng Germany. Kaya lang bumalik ako dahil as government employee, hindi bumalik. Tapos noong 1980, nakabalik uli ako doon. Hindi ko na pinalam na government employee ako. Pumunta na ako sa Berlin, nag-apply na ako sa university. Nakapag-aral ako. Geophysics yung pinag-aralan ko. Masters lang yun. Hindi naman ganun kahirap mag-aral doon dahil yung ibang librong pinababasa sa amin, nasa Ingles. Tapos, yun, nakaka-pick up naman ako ng mga salita nila. Hindi pa. Clean cut ako noon. May sibuko, wala pang balbas.
Ah, sa abroad napansin ko hindi particular ng mga tao sa ayos ano, basta tanggap nila kahit anong ayos mo, basta wag mo lang nga silang guguluhin o peperwisyuhin. Wala, nung una wala akong napapansin na ano dahil hindi pa naman masyadong mahaba, ganun, saka normal naman yung meron balbas at saka medyo mahaba ang buhok. Pero nung tumagal-tagal, yun nga, siguro para abnormal na sa kanila o ano, pero wala namang kakaibang. Nung ang bandang una, napansin ko eh, pag may binibili ako, merong security dun sa hindi malayo, tinitignan ko anong ginagawa ko. Tsaka yun nga, yung ayaw kong papasukin sa mall kahit wala naman akong ginagawang masama. Hindi naman ako i-standby doon. Akala nila i-standby ako eh. Yung iba doon, may standby lang eh. Siguro kung i-standby ako, makita nila, palabasin nila ako, ganun. Pero pumapasok pa lang ako, ayaw na akong papasokin. Oo, nararamdaman ko, wala tang halata ako, pero wala naman akong magawa, no? Pero nakakapagtaka kung bakit ganun eh. Hindi naman ako nanggugulo. Tahimik naman ako. Tapos negative ang attitude sa akin. Sana hintayin nila manggulo ko o mayroong masamang gawin bago sila mag-react ng ganun. Ano. So sa itsura ko pa lang, yun, masama na ang tingin sa akin.